So, Pastora, pinakita po doon sa kapatid, sa nanay ni Jovelyn, yung kuha ng CCTV. Meron nang ginawang backtracking yung PNP sa kanilang ginawang investigation. Which is, sabi nila, meron silang mga susundo ng mga sasakyan na kung saan ay posibleng sumakada si Jovelyn doon. Ano pong tingin ninyo? Ano pong napag-usapan ng pamilya dito? Ano pong reaksyon po nila? Ano? Pinulit-ulit kong tanongin yun sa kanila. Mm. At yun si Junalyn. Kasi actually, yung CCTV na yun, kami unang tumingin. Mm-hmm. Kaya lang dahil padilim na kasi hindi talaga namin ma-recognize. Mm-hmm. Siyempre naman, pagdating ang PNP kasi magaling dyan eh. Mm-hmm. Yung may mga sukat-sukat yan. Mm-hmm. Mga ano, pinag-aralan din nila yung kilos, yung lakad, lahat-lahat. And then, pinaano ko sa kanila, natutuos siya talaga, 100%. Sabi, upo, ma'am, upo, ma'am. So, ang ginawa ko, pinanood ko ulit. May copy kasi kami. Okay. Pinanood ko ulit mm-hmm. yung CCTV footage. Mm-hmm. Oo nga, siya nga. Ako, magko-confirm ako na siya nga. Paano po ninyo na-confirm, na-verify na 100% si Jubilin po? Sorry, ma, saan po ba ito? Sa sasakyan o sa multicab? Yung sa multicab. Okay, sa multicab po. Paano po ninyo na-confirm, ma'am? Tiningnan ko yung sa pina... Ang mata ko kasi, medyo mas malinaw talaga. Pero nung time siguro na pinanood namin, parang syempre hindi ako ano na, ang gusto ko lang kasi makita yung kulay talaga ng damit. Pero nung inano sa akin ni Junalyn, ito ma'am yung paglabas niya, tiningnan ko nga yellow. Mm-hmm. Tapos pagdating, tapos yung bag, tapos yung tayo niya, yung dawi na tumayo kasi siya, ganun talaga kasi. Mm-hmm. So ako din nag-confirm, sabi ko, ay, oo nga siya nga. Mm-hmm. Siya nga. So pagsakayan doon ma'am sa multigam, sinasabi ng TNP, meron ba kayo napansin na sumuro sa kanya sumakay din? O... Mm-hmm. Ang alam ko doon, parang may tatlong lalaki. Mm-hmm. Yun din yung kwento sa akin ng isa sa tiyahe niya nung pinanood nila. Kasi mm-hmm. sila mismo doon. Ako kasi nasa labas na ako, hindi na ako pumasok. Eh. Mm-hmm. So, yung pinanood ko kasi nung nakaraan, ulit, ang focus ko kasi siya lang. Mm-hmm. Pero yung sa tiyahe niya, naikwento sa akin, na may minapansin siyang tatlong lalaki ding sumakay. Ano po yung suot ng mga ito, ma'am? Kung napanood po ninyo ulit yung video. Hindi ko na ma-describe na kasi madilim. Mm-hmm. Hindi na talaga siya yung as in makita mo yung damit. Tingin ninyo, ma'am, typical ba na pasahero lang? Nagkataon lang ba nakasabay? Or sinusundan siya? Sinusundan talaga siya? Kasi palagay ko, planado. Mm-hmm. Paano po ninyo nasabi ng planado, ma'am? Kasi, di ba kung halimbawa, talagang sumakay lang siya sa multicab. Mm. Tapos yung multicab talaga, dapat, imposible kasi, halimbawa ako kasi, hindi na ako commuter. Mm. Pero before commuter ako eh. Kapag everyday, kahit gaano karami ng sasakyan, ako familiar na ako sa driver. Dapat yung driver, familiar na rin niya siya sa mga sumasakay sa kanya. Kasi si Jubilin, noon pa, mula pa ng bata pa hanggang sa ano, commuter na yan. Eh. Hanggang sa nagtatrabaho siya, commuter na yan. Mm-hmm. So ako naiiniwala ako, kapag driver ka, at alam mo yung lagi mo kung sino yung saamoy natin yung mga tao, familiar ka doon. Mm-hmm. Lalo na dito sa Santa Lourdes, hindi naman dito ganun kadami katulad doon papuntang Irawan, di ba? Mm-hmm. Kasi sa Irawan naman, mas maraming sumasakay, sa amin naman, hindi masyado. Ang pinakaano lang namin, yung dadaan na, pero madala ang sumasakay ng pa Santa Lourdes nasa San Jose lang bababa. Okay. Hindi ganoon kalaki, lalo na gabi na yun eh. Mm-hmm. At saka yung mga driver, hindi sila basta-basta magsasakay nang hanggang San Jose lang. Mm-hmm. Kasi alam nila punuan yun at marami ang nag-aabang ng gabi papuntang Santa Lourdes. Alright. Bakit ma'am, ano po bang sabi sa inyo ng PNP sa San Jose ba bumaba sa Jubilin? Sabi kasi nila hanggang ano lang daw, tagburos lang daw. Tagburos. Ang sabi ng driver. Okay. So tapos sabi niya, hindi niya daw maalala. Imposible hindi niya maalala. Una-una, ang alam ko kasi doon sa driver, parang binata yata. Hindi ko sure ha, pero mm-hmm. ayun ang narinig ko. Mm-hmm. Hindi pa rin ako nagtanong kasi sa PNP ko anong klaseng ano yun. Pero ang pagkarinig ko, ayun dito sa mga sinasabi-sabi na, binata yun. Mm-hmm. At kung binata yan, alam mo naman mga lalaki, di ba? Mm-hmm. Maganda si Jubilin at naka-mastered siya. Mm-hmm. So magiging familiar siya. Imposible mm-hmm. yun niya na hindi niya na maano, hindi niya na ma-recognize na bumaba. Alright. So, ma'am, naniniwala kayo na alam po ng multicab driver na kung bumaba sa Jubilin at may mga sumunod sa kanyang lalaki? Kasi merong sumunod sa kanyang pagsakay. Pagbaba, wala bang ano, nabanggit yung... Wala pa eh. Kasi humingi ako ng update sa PNP. Mm-hmm. So, sabi nila hintay-hintay lang kasi may mga biniverify pa sila. Inaasikaso pa rin nila. Mm-hmm. So, ako po kasi... yung nag-initiate talaga na laging tumatawag do sa mga ahensya, yung sa ano ng ating otoridad na gusto kong ma-follow up talaga, mapabilis. Kasi ilang araw na kasi, ang tagal-tagal na. So, wala pa rin development. Mm-hmm. So, ako humingi ako lagi sa kanila, ano na po sir yung development? Kagaling yung hapon, katatawag ko lang sa kanila. Mm-hmm. Lahat sila. Oo, tinatawagan ko. So, wala pa din.